sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Household workers posibleng may bilang sa A5 priority group ng vaccination program ng pamahalaan. Uniform ordinance laban sa vaccine for sale, pag-uusapan ng Metro Manila mayors. Nagpositibo sa COVID-19 sa pool party sa nagkaisang nayon sa Quezon City, nasa 55 na. Pagpapalawig sa lockdown sa lugar, pinag-aaralan na. Saudi Arabia, walang travel ban sa mga hindi pa nababakunahang overseas Filipino workers. Mga OFW na nakatanggap ng Sinovac vaccines, makapapasok rin sa bansa. Total lunar eclipse at super blood moon masasaksihan na mamayang gabi. Celestial event mapapanood sa live stream ng PAGASA. Magandang tanghali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 26, 2021. At una sa mga balita ngayong tanghali, posibleng mapabilang na ang mga household workers sa bansa sa priority group A5 o indigent population na prioridad na mabakunahan kontra COVID-19. Iminungkahi naman ng National Task Force Against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan na tukuyin na kung sino ang kabilang sa mga itinuturing na indigent population sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Alamin natin ang detalye sa report ni Rosalie Coz. Sa susunod na buwan, palalawigin pa ang pagbabakuna sa NCR Plus 8 area sa mas maraming bilang ng populasyon, partikular na sa Group A4 o Economic Workers at A5 o Indigent Population. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi limitado sa mga miyembro lamang ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ang Category A5. Posibleng maibilang dito ang mga household o domestic workers at iba pang sektor. Yung mga kasambahay, tingin ko po makukonsider yan as indigents din, no? Eh meron naman po tayong mga prueba, no? Required na po ngayon talaga na magbigay po ng SSS at PhilHealth sa ating mga kasambahay sangayon sa kasambahay law, at siguro po yun ang prueba na po pwedeng ipakita. So this is without prejudice po doon sa iba pang mga hihirap, dahil alam po natin na hindi naman lahat ay nakalista po sa 4Ps. Inihayag naman ni Testing SAR at National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Tison na ngayong linggo maglalabas ng guidelines single sa vaccination ng priority groups A4 at A5. Kaugnay nito, ipinapanukala rin ng NTF na bigyan ng otoridad ang mga lokal na pamahalaang tukuyin sa kanilang mga nasasakupan ang kabilang sa mga itinuturing na indigent population. Pero hindi naman lahat ng mahihirap ay nandyan sa listahan na yan. At tingin ko ang pinakamaganda na ito ang pinopropose ng NTF, bibigyan natin ng flexibility ang ating mga local government chief executives para i-determine, no, sino ang mga kasama sa A5. Kasama na rin dyan ang mga kasambahay at iba pang mga populasyon na mahihirap pero not necessarily nasama sa 4Ps. Matatanda ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang Pfizer COVID-19 vaccine sa mga mahihirap na Pilipino. Subalit ayon sa World Health Organization, dapat munang ilaan ang gobyerno sa priority population gaya ng senior citizens ang COVID-19 vaccines na mula sa COVAX facility. Samantala, muli namang umapela ang palasyo sa mga eligible ng magpabakuna na magpaturok na ng available COVID-19 vaccine sa bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan sa May 28, araw ng Biyernes, ang pagbabakuna contra COVID-19 sa mga delegado ng Tokyo Olympics at ng 2021 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Philippine Olympic Committee Chief Abraham Bumble Tolentino, nakikipag-ugnayan na sa National Sports Association para sa listahan ng mga tatanggap ng vaccine. Para sa detalye, narito ang ulat ni Bernard Dadis.
Hinikayat ng Philippine Olympic Committee ang lahat ng atleta, coaches at iba pang delegado sa Tokyo Olympics at 31st Hanoi Sea Games na sumama sa isasagawang inoculation sa May 28 sa Manila Prince Hotel. Ayon kay POC Chief Congressman Abraham Bumble Tolentino, dapat samantalahin na ng mga ito ang pagkakataong hindi na sila pipila at maghihintay ng slot dahil eksklusibo at prioridad silang mabakunahan. We have the master list of that in POC. So pwede na pong isubmit yon para sa Biyernes. Tuloy-tuloy na po yung vaccination nila. Yung nandito po sa Metroman NCR for that Friday program. So all of those in list, slot na po nyo lahat. Dahil yung pong maghapon, atin po lahat yun. Inaayos na rin ang POC ang pagbabakuna sa mga atleta na wala dito sa Maynila at yung mga nasa ibang bansa sa araw ng inoculation. Kumpiyansa naman si Congressman Tolentino na makikiisa dito ang lahat ng delegado, lalo't requirement ito, ngunit hindi naman anila pipilitin ang mga ayaw magpabakuna. Yung pong announcement ng Vietnam na no vaccination policy, ay kung talagang wala kami magagawa, hindi ka makakasama sa list. Kung talagang ayaw mong pabakuna, hindi naman natin pwedeng person. So, di-decision na ng NSA ng mga sports na pumapapalitan ka kung ayaw mong pabakuna. Bukod sa mga atleta at coaches, kasama rin sa mga babakunahan ang mga sports officials at mamamahayag na kasama't magko-cover sa mga nasabing sports event. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na makakapasok pa rin sa Kingdom of Saudi Arabia ang mga overseas Filipino worker na nabakunahan ng Sinovac COVID-19 vaccine, pati ang mga hindi pa nabakunahan. Exempted naman sa mandatory quarantine ang mga nabakunahan ng vaccine brands na kasama sa travel requirement ng bansa. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, paano kung hindi OFW? Papapasukin pa rin ba na bakunahan man o hindi? Yes, aga, papapasukin pa rin ang mga hindi OFW na hindi nabakunahan, ngunit kailangan nilang magpresenta ng valid health insurance document na aprobado ng Saudi Authority. Kailangan din nilang sumailalim sa RT-PCR COVID-19 testing sa una at ikapitong araw ng kanilang pagdating sa KSA. Lahat ng kanilang quarantine expenses ay sagot ng isang traveler. Kasama na ito sa airline ticket na kanilang babayaran. At para naman sa overseas Filipino workers na bakunahan o hindi, maaari pa rin silang makapasok sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito nga ang nilinaw ng Department of Foreign Affairs Undersecretary Dodo Dulay sa kanyang tweet. Maaari pa rin makapasok sa PSA kahit ang bakunang natanggap din ng isang OFW ay ang Sinovac COVID-19 vaccine kahit wala ito sa travel requirements ng mga vaccine brand na nakalista sa mga papapasukin sa naturang bansa. At sa isang mensahe, sinabi rin ni Labor Secretary Sylvester Belly III na papasukin naman pa rin talaga ang mga OFW sa PSA anuman ang kanilang bakunang natanggap dahil wala namang umiiral na travel ban para sa mga OFW. Samantala, batay naman sa travel guidelines ng PSA, exempted sa mandatory quarantine ang mga individual na may proof of vaccination ng 2 doses ng Pfizer-BioNTech, 2 doses ng Oxford-AstraZeneca, 2 doses ng Moderna at 1 dose ng Johnson & Johnson na Janssen COVID-19 vaccine. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Aiko, papapasukin pa rin sa KSA pero may kondisyon, di ba? Magpe-present pa rin ng valid health document. Yun ay applicable sa OFW o kahit sa hindi OFW? Aga, ito ay applicable sa kahit mga hindi OFW at mga nais pumunta sa KSA. At yun nga, kailangan pa rin at required sila na magpresenta ng valid health insurance document, RT-PCR test results, at itetest pa rin sila sa una at ikapitong araw ng kanilang arrival doon at sa ilalim sa quarantine. Ngunit doon sa nakasaad sa travel requirements ng KSA, mayroon pa rin mga bansa na hindi papayagang mga traveler mula sa mga bansa na hindi papayagang pumasok sa Kingdom of Saudi Arabia gaya na lamang nanggaling sa
Argentina, sa USA, Ireland at iba pang bansa. Makikita nila yon sa mga travel guidelines na nakapaskil sa website at sa mga airline companies agad. Alright. Maraming salamat, Aiko Miguel. Samantala, hindi maituturing na vaccine hesitancy ang pagkakaroon ng preference sa brand ng COVID-19 vaccine. Ayon po yan sa World Health Organization. Gayunman, suportado ng WHO ang non-disclosure ng brand ng bakuna na ipinatutupad sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Marvin Calas. Alinsunod sa bagong patakaran na iniutos ng Interagency Task Force, tanging sa mga vaccination site na lamang ipinabibigay alam sa mga mababakunahan kung ano ang brand ng COVID-19 vaccine na ituturok sa kanila. Marami ang nagsasabi na posibleng makaapekto ang non-disclosure ng brand ng bakuna sa vaccine confidence o ang tiwala sa bakuna ng mga Pilipino. Ngunit para kay World Health Organization Country Representative Dr. Rabindra Abhyasingha, kung tutuusin ay kakaunti lamang sa mga Pilipino ang mayroong vaccine hesitancy. What we are seeing now is that people are eagerly waiting to receive vaccines, and it is in some situations local governments are unable to keep up with the demand. So it's not actually an issue of vaccine hesitancy. There may be in some places preference for brand A or B of a vaccine. That should not be interpreted as vaccine hesitancy. Suportado din ng WHO ang pulisiya ng Pilipinas hinggil sa non-disclosure ng vaccine brand upang mas mahikayat ang marami na magpabakuna kung anuman ang available na supply. Lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na mayorya ng mga Pilipino ang mas pipiliin pa rin ang China-made COVID-19 vaccine na Sinovac na sinundan ng US-made vaccine na Pfizer-BioNTech. Mula sa 1,200 na mga respondent, 39% ang nagsasabing mas pipiliin nila ang Sinovac vaccines, habang 32% naman ang mas nanaisin na Pfizer ang ipapaturok. Sinubukan ng UNTV News na alamin sa ilan nating mga kababayan kung ano ang kanilang pipiliin na brand ng COVID-19 vaccine at narito ang kanilang tugon. Kung sa akin ay Pfizer. Ang brand ng Pfizer maganda naman eh. Kaya yun ang pinag-iisipan ko na pipiliin ko para babakunahan din yung mga mahal ko sa buhay. Pfizer po kasi yun yung may pinakamataas na efficacy. Pfizer kasi brand. Kasi siya yung pinaka ano, sigat ngayon parang siya yung dinagalan ng mga tao. Siya yung parang dinudumog kinikilala. Sa akin pa Pfizer brand. Para sa akin po kung ano yung available, yung pinaka-available na present, yun po yung kuhanin natin. Kailangan ma-vaccinate as much as possible lahat ng population sa Pilipinas. Kung ano po yung nandyan, take it. Lahat naman po yan ano, will help us. Samantala, bagaman kinilala ng Malacanang ang preference sa bakuna ng ating mga kababayan, ipinunto ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kulang ang supply ng mga bakuna, kaya't makabubuti pa rin na magpabakuna kung anuman ang available sa ngayon. Ang panawagan namin, meanwhile, nandyan na po yung mas nakakahawa at mas nakakamatay ng mga new variants. So, bagamat meron tayong preference sa stateside, unahin man muna po natin ang ating mga buhay, ang ating buhay ng ating pamilya, ang ating komunidad, magpabakuna na po kung anong available. Marvin Calas, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang ekonomista na ang maraming supply ng bakuna ang susi para makabawi ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Maging ang Malacanang ay positibo na kayang maabot ng bansa ang target na gross domestic product growth ngayong 2021. Ang detalye mula kay Nel Maribuco. Mas malaki umano ang maitutulong ng mabilis na vaccine rollout ng pamahalaan para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista, kung agad na dadami ang supply ng bakuna at marami na ang mababakunahang Pilipino, susi na ito para magbukas ang maraming negosyo sa bansa. Naniniwala ako, by second half ng 2021, itong taon na to, lalong gaganda ng gaganda ekonomiya natin. Number one, yung classification ng lockdown natin nagiging mas maluwag ng mas maluwag kasi yung mga bagong incidents ng mga COVID, bagong cases, kumukonte ng kumukonte dahil sa disiplina natin,
saka ng gobyerno. Pero pinakamalaking rason na gaganda ekonomiya natin dahil ang dami ng darating na mga vaccines. Para naman sa Malacanang, maaga pa para sabing hindi makababawi ang ekonomiya ng bansa. Sana hindi naman po, no, dahil Mayo pa lang po, pwede pang mag-recover. Pero inaamin po talaga natin na nakakalungkot na dahil nga po sa pagpasok ng mga bagong variants, we've had to resort to MECQ na naging dahilan para masarado ang 60% ng ating ekonomiya, no, dito sa Metro Manila Plus. Reaksyon ito ng Malacanang sa ulat ng think tank na Moody's Analytics kung saan 5.3% lamang ang maaaring iangat ng gross domestic product o GDP ng Pilipinas ngayong 2021. Malayo sa target ng pamahalaan na pag-angat ng GDP ng Pilipinas sa 6-7%. Itinuturo ng Moody's ang mabagal na pagpigil ng pamahalaan sa pagkalat ng COVID-19 virus, gayon din ang mabagal na pagbabakuna. Sa kabila ng ulat na ito, naniniwala si Presidential Spokesman Harry Roque na kakayanin pa ring maabot ng pamahalaan ang target nito na paglago ng GDP ng Pilipinas ngayong taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Posibleng isang uri ng online scam ang kumalat sa social media na vaccination slot for sale. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Eleazar, maaring politically motivated din ito para siraan ang lokal na pamahalaan ng San Juan at Mandaluyong cities. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lea Ilaga. Walang ibang nakitang post sa social media ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group hinggil sa vaccination slot for sale. Sa ngayon, tanging ang taong direktang inalok o manunito nito ang nag-post sa social media. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, ganito ang style ng mga involved sa online scam kung saan pinadadalhan ang private message ang nais na biktimahin. Isa din aniya sa iniimbestigahan nila ay kung may kinalaman ito sa politika. Patuloy po ang isinasagawang imbestigasyon ng CIDG at ACG at lahat ng anggulo ay aming tinututukan kasama ng posibilidad na ito ay isang online scam lang o kaya ay politically motivated para siraan ang mga nabanggit na local government units. Gayunman, inaalam na aniya ng CIDG at ACG ang katotohanan sa likod ng vaccination slot for sale. Hindi po titigil ang PNP para tugisin at mapanagot ang mga taong nasa likod nito. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na agad na isumbong sa kanilang isumbong hotline ang mga gumagawa ng illegal na may kaugnayan sa COVID-19 vaccine. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-uusapan mamayang gabi sa pulong ng Metro Manila Mayors ang panukalang pagkakaroon ng uniform o iisang ordinansa ukol sa pagbabawal ng pagbebenta ng bakuna laban sa COVID-19 maging ang vaccine slot. Sa isang panayam, sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares na isa ito sa kanilang magiging agenda bilang tugon sa panawagan ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na magpalabas ng nasabing ordinansa. Nauna ng inaprubahan ng lungsod ng Maynila ang ordinansa na nagbabawal sa pagbebenta ng COVID-19 vaccine at vaccine slot kung saan papatawan ng parusang pagkakakulong at multa ang sinumang mapapatunayang gumagawa nito. Nag-ugat ang issue ng kumalat sa social media ang screenshot ng umano'y pagbebenta ng bakuna at vaccine slots sa Mandaluyong City sa halagang 12 to 15,000 pesos. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa umano'y bagong modus. Umabot na sa 55 dumalo sa pool party sa barangay nagkakaisang 9 sa Quezon City ang nagpositibo sa COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Rolly Cruz na i-assess na nila ang iba pa kung may nagpapakita ng sintomas ng sakit. Pinag-aaralan na rin sa ngayon kung palalawigin ang umiiral na lockdown sa lugar.
patuloy ang pagbaba ng bed occupancy o bilang ng bed occupancy sa quarantine facilities at modular hospitals, particular na sa Metro Manila. Ngunit ayon sa Department of Public Works and Highways, nakakakita sila ng pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lugar sa bansa. Bunsod nito, nagpapatayo na rin ng mga modular facility ang DPWH sa ilang probinsya. Ang detalye mula kay Asher Kadapan Jr. Ilang modular hospitals na may total capacity na 300 rooms ang target buksan ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar sa National Capital Region sa susunod na buwan. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Kabilang dito ang pasilidad na ipinatayo sa Viluna Medical Center na personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Mark Villar. We want to make sure na ready naman tayo in case na magkaroon pa ng surge. But sa ngayon, nag-iimprove ang sitwasyon. So, pababa na rin yung utilization natin at pataas na yung capacity natin. Ngunit ayon kay Villar, nagpapatayo na rin ang kagawaran ng COVID-19 facilities sa iba pang lugar sa bansa. Bunsod dito ng pagtaas ng mga kaso sa ilang rehiyon. Bukod sa binuksang modular facility sa Batangas City noong April 30, magpapatayo na rin ang iba pang katulad na pasilidad sa iba pang lugar sa bansa. Target ng DPWH na simulan na ang pagpapatayo ng modular facility sa Davao City, Zamboanga City at Iloilo City. Dahil tumaas ang cases sa NCR, nakatutok kami sa NCR. Pero ngayon po, may naka-allocate din sa labas ng NCR dahil tumataas din yung cases na nakikita namin sa CAR, sa Region 3, Region 2. So sa Greater Metro Manila, nagkakaroon na rin ng increase. Ipinatatayo sa loob ng mga hospital compound ang modular facilities na kayang tumanggap ng moderate to severe cases. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa iba pang balita, ilang establishmento naman sa Valenzuela City ang ginawaran ng safety seal certification ng pamahalaan sa paumuna ng Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government. Ito ay dahil sa maayos na pagsunod ng mga establishmento sa health and safety protocols. Sa pamamagitan ng safety seal certification, mas makahihikayat pa ng maraming customer ang mga business establishment. Ang detalye mula kay Dante Amento. Tatlong business establishment sa Valenzuela City ang ininspeksyon kahapon ni na Trade Secretary Ramon Lopez at Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya upang makita kung maayos ba nitong nasusunod ang health at safety protocols. At nang makitang kwalipikado, binigyan ang mga ito ng safety seal certification. We are really launching itong safety seal para ko talaga mabigyan ng gabay yung mga consumers na ang lugar na may safety seal ay following minimum health protocol standards. Ito po isang paraan para ma-encourage at tumaas naman ang business at consumer confidence na yung lugar na pupuntahan nila ay safe. Para mabigyan ng safety seal certification, kailangang magkaroon ng maayos na pagpapatupad ng health at safety protocols at Stay Safe Digital Contact Tracing App o anumang local contact tracing app ang isang establishmento. Ipapaskil ito sa mga business establishment upang makikita ng publiko. Technically, hindi po siya requirement but it would be helpful to the business na ano yan, parang seal of good housekeeping. Parang seal yan na it can attract more customers dahil safe sa lugar nila. Yung mga hindi pa na-inspect, they're open to operate. Pero eventually, dahil kailangan silang mag-apply at magpa-inspect para malagyan din ang safety seal. 6 na buwan hanggang 1 taon ang validity nito, ngunit maaaring bawiin kapag nakitang hindi nasusunod o ipinatutupad sa nasabing establishmento ang minimum health protocols. Meron pong surprise inspections na pwedeng gawin ng mga LGU. So within that 6 months, people may complain at pwede pong ma-revoke yung safety seal, and then meron pong proseso for reinstatement. Kung hindi po mag-o-comply yung negosyo, pwede pong i-suspend yung business permit ng local government unit. Una na rin nabigyan ng safety seal certification ang City Hall ng Valenzuela matapos makapasa sa safety standard.
We will ensure na yung standards na nilagay nyo, lagi kaming compliant dyan. At makakaasa rin kayo na sisimulan na namin i-roll out to sa mga iba't ibang mga industriya sa ating lungsod para masigurado natin na ligtas sila habang sa unti-unti na nating binubuksan ang ekonomiya ng Valenzuela. Umaasa naman ang DILG at DTI na mas marami pang negosyo sa bansa ang mag-a-apply para sa safety seal certification para sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa ang diskusyon ng Commission on Elections sa magiging panuntunan sa 2022 elections sa gitna ng COVID-19 pandemic. Isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng COMELEC ang schedule ng filing ng Certificate of Candidacy upang maiwasan na ang pagdagsa ng tao. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, paano ito inaasahang gagawin ng COMELEC at ano-ano pa yung mga pinag-uusapan nilang magiging senaryo sa halalan? Agad, tinitingnan nga ng COMELEC ang pagtatakda ng petsa sa kada kandidato na maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa darating na Oktubre. Sa isang online forum agad, sinabi ni COMELEC Commissioner Antonio Co. Jr., na pinag-uusapan na ng New Normal Committee ang paglalagay ng iba't ibang araw na maaaring maghain ang national at local candidates. Ito'y upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at masunod ang minimum public health standards. Before, meron tayong may period time, 1 week, normally, na binibigay sa mga kandidato to file their certificate of candidacies. Now we are thinking, although hindi pa po ito na-approve, assigning several days to certain candidates. Let us say for national positions, ganit itong araw na to. We haven't agreed yet what's the best formula or combination, but as much as possible, we would like to limit certain days, candidates trooping to the our election officers and dito sa main office po for filing their certificate of candidacy. Pwesto naman ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal magtakda ng espesipikong araw para sa presidential, vice presidential, senatorial at portalist candidates dahil maramihan niya sa mga ito ang nuisance candidates. Pero para sa election lawyer na si Romulo Makalintal, dapat tutukan ang crowd control dahil ang mga supporter ng mga kandidato ang madalas na dumadagsa sa filing ng COC. Dapat din anyang limitahan ang papayagang makapasok sa loob ng COMELEC offices gaya ng mga kasama ng mga kandidato. Aga isasagawa ang filing ng COC sa October 1 hanggang 8, 2021. Sa ngayon, ayon sa COMELEC, wala pang pinal na guidelines, ngunit kasama na anya sa pinag-uusapan ang magiging panuntunan sa campaign sortie at COVID-19 measures sa mismong araw ng eleksyon sa May 9, 2022. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Harleen, yung pinal na panuntunan, may target ba ang COMELEC na kailan ito nila i-release? Dahil sa kasalukuyan, gaya ng balita mo, ongoing yung debate nila. Mayroon bang target date na ilalabas na itong pinal na panuntunan, Harleen? Sa ngayon, aga doon sa naging online forum ay walang nabanggit na specificong date ang COMELEC kung kailan na ilalabas itong final guidelines. Pero sinisiguro naman nila aga na dahil nga patuloy yung kanilang konsultasyon sa iba't ibang stakeholders, pati na rin doon sa DOH at IATF para dito sa paglalabas ng final guidelines upang matiyak na talagang masusunod at magiging ligtas itong magiging eleksyon dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Aga? Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Naniniwala ang isang political analyst na dapat pag-isipang mabuti ng susunod na Pangulo ng Pilipinas kung papaano ang pakikipagrelasyon sa Estados Unidos at China para sa interes ng bansa. Para sa detalye, narito ang report ni Nel Maribuho live. Nel, ano ang nakikita ng mga eksperto na pakinabang ng Pilipinas kung pagtitibayin ang relasyong panglabas o alyansa sa alinman sa nabanggit na dalawang bansa?
Yes, Flor, may tuturing umano na magandang estratehiya ng administrasyon ng pakikipagkaibigan sa mga malalaking bansa tulad ng China at Estados Unidos. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, malaki ang pakinabang ng Pilipinas sa mga naturang bansa tulad ng tulong sa COVID-19 response ng pamahalaan at gayon din sa pang-ekonomiya. Pero dapat pa rin anyang tignan na mabuti ng susunod na pangulo ng bansa kung paano makikipagkaibigan sa dalawang malaking bansa na ito, lalo na ay ito ay magkatunggali sa iba't ibang usapin tulad na lang ng issue sa South China Sea. But certainly at this point in time, the two are actually trying to draw in not only the Philippines but many countries in a part of the world into their side because of the heightened competitiveness in their own relationship. And that the new president will have to look out for, because definitely both will try to get the Philippines into its own sphere. Sa ngayon, ayon kay Professor Casiple, malaki ang posibilidad na inaabangan na rin ng US at China kung sino ang susunod na leader ng bansa na malaking bagay sa kanila upang maisulong ang kani-kanilang interes. Lord? Nel, sa Estados Unidos, sa tingin ko wala namang problema ang Pilipinas dyan para sa pagkikipagkaibigan. Pero pagdating dito sa China, talagang napakalaking issue yung West Philippine Sea. At actually nga, nagsimula yan doon sa nakarang administrasyon hanggang parang namana ni President Rodrigo Duterte. Yes, wala naman talagang problema. Pero kung titignan natin, nagiging malaki ang issue dyan sa pakikipagrelasyon sa China dahil dyan sa usapin ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero sinasabi na rin ng administrasyon na may iba't ibang mga relationship naman ang Pilipinas pagdating sa China. May iba't ibang mga usapin dyan. Halimbawa, pang-ekonomiya, yung trade relationship natin sa China at yung iba't ibang mga issue pa. So, yung issue sa territorial dispute sa West Philippine Sea ay ibang issue yun dun sa trade relationship natin sa China. So, may nakikitang malaking pakinabang pa rin ng administrasyon pagdating dyan sa pagkikipagkaibigan sa China. Lord. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inumpisahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang debate sa panukalang pag-amyenda sa ilang probisyon ng konstitusyon. Pangamba ng isang mambabatas na baka maging daan lamang ito para sa korupsyon. Pero git naman ang nagsusulong nito, kailangang ipasa na ang panukala para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Ang detalye mula kay Ray Pelayo. Ngayon ho, lugbok na lugbok ang ating ekonomiya dala ng pandemya, and the best way to prepare our economy and introduce economic reform is now. Ang Resolution of Both Houses number 2, RBH 2, ay nagpapanukala ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa Article 12, 14 at 16. Partikular ito sa sektor ng utilities, mass media at education kung saan magkakaroon ng oportunidad ang mga dayuhan na mas malaking partisipasyon sa pamumuhunan o pagmamay-ari. Sa kasalukuyang umiiral na batas ay hindi lalampas o limitado lamang sa 40% ang maaaring maging investment ng mga banyaga sa isang negosyo sa bansa. Ipinapanukala sa resolusyon na isingit ang mga katagang unless otherwise provided by law sa mga probisyong ito para bigyang daan ang paggawa ng mga batas na magpapaluwag sa ekonomiya para sa mga banyagang pamumuhunan. Nitong Lunes ay si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang sumalang sa pagtatanong sa sponsor ng RBH2 na si Committee on Constitutional Amendments Chairperson Representative Alfredo Garbin Jr. Ang pangamba ni Congresswoman Brosas ay baka masamantala ng mga dayuhan ang gagawing pag-amyenda sa batas. Ang Kongreso po ang magkakaroon ng eksklusibong kapangyarihan magtakda ng foreign ownership at foreign equity participation. Hindi po ba na masesentro dito ang mga naglalabi
o nanunuhol ng mga dayuhang korporasyon o di kaya mga lokal na oligarchs para gawing pabor ang terms sa kanilang industriya. Pagtatanggol naman ni Congressman Garbin, napapanahon na ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas para umangat ang ekonomiya ng bansa, lalo na ngayong matindi ang epekto ng COVID-19 pandemic. Hindi pwede sabihin natin na ito lang ang batas at isulat natin sa bato at hindi na pwede baguhin. And that's why, pabalik tayo doon sa definition ng legislation as provided for under the Constitution. It is the power to enact laws and also the power to alter or repeal them as the need arise. Pagkatapos ng period of sponsorship and debate, ay magkakaroon ng period of amendments bago sumalang sa second reading hanggang sa third and final reading. Kung ito ay papasa sa Kongreso, ay magkakaroon naman ng plebisito na posibleng isabay sa 2022 elections. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinamamadali na ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eleazar sa PNP Internal Affairs Service ang investigasyon sa pulis na nanloob sa isang branch ng LBC sa San Miguel, Bulacan kahapon ng hapon. Ayon sa Chief PNP, ang katulad ni Police Corporal Moises Yango ang sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan. Sa video na nakuha ng UNTV, kita ang ginawang panlilimas na lalaking ito sa mga laman ng drawer sa isang branch ng Money Remittance Center sa San Miguel, Bulacan. Ang lalaki sa video na naka-helmet pa ay nakilalang si Police Corporal Moises Yango, aktibong pulis na nakatalaga sa Quezon City Police District. Sa naturang panluloob, natangay nito ang 5,000 piso. Ngunit nahuli din siya ng mga tauhan ng San Miguel Police at Cabanatuan City Police. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, ang mga katulad ni Yango ang sumisira sa imahe ng PNP kaya't dapat na matanggal agad ito sa serbisyo. Initasan ko na ang District Director ng QCPD at iyas na rin na umpisahan na ang mabilis na proseso para matanggal sa serbisyo ang kriminal na pulis na ito na si Corporal Moises Yango. Ang mga ganitong insidente at uri ng mga pulis ang dahilan kung bakit aniya hinigpitan ang recruitment process sa PNP. Ito ang dahilan kung bakit natin inumpisahan ang reforma sa recruitment system sa pamamagitan ng QR code system. Umpisa pa lang, salain na natin kung sino ang papasok para hindi na mabigyan ng lugar ang mga itong klaseng tao na makapasok sa PNP dahil sinisira lang nila ang aming organisasyon at tiwala ng ating mga mamamayan. Nakumpiska kay Yango ang iba't ibang PNP ID, ATM card, granada at baril. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, muling ipinag-utos ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa mga ground commander ang mahigpit na operasyon laban sa tupada sa kani-kanilang nasasakupan. Ito'y kasunod ng kaliwatkanang tupada sa iba't ibang lugar sa bansa kahit pa ipinagbabawal. At mula sa Mandaluyong City, may report si Lea Ilagan, live. Yes, Lea, meron bang pananagutan ang mga local government unit kung saan mahuhulihan na nagkakaroon nga nitong tupada sa kani-kanilang mga lugar? Tama ka dyan, Joanne. No? Base sa Presidential Decree 1602 o Anti-Gambling Law, maaaring managot ang sino mang government official o government employee na masasangkot sa mga illegal gambling. Ito ay criminally or administratively. Sa criminal liability, Joanne, ay under Section 3 ng RA 9287, maaari silang makulong ng 30 araw hanggang 90 araw kung ang isang government employee o government official ay tumataya dyan sa mga illegal gambling number game na yan. At Section 5 naman
o mas matinding parusa na 12 years na pagkakakulong hanggang 20 taon at multa naman na 3 milyon hanggang 5 milyong piso ang maaaring ipataw sa sinumang government employees or government official kung sila naman ay magiging financier, capitalist, collector, agent at coordinator nitong mga ganitong sugal. Sa administrative case naman ay mas mababa at reprimand lamang sa first offense, suspension ng 30 days sa second offense at dismissal from the service sa third offense. Kaya nga, Joanne, nagbabala na itong si PNP Chief, Police General Guillermo Eliazar sa mga pulis na malulusutan din ang mga tupada at iba pang illegal na sugal sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon kay General Eliazar, may kalalagyan ang mga chief of police o mga tauhan nito kung magiging protektor sila ng illegal na sugal. Binabalaan ko din ng ating mga kapulisan na huwag poprotektahan o kukonsintihin ang anumang klaseng illegal na sugal gaya ng tupada dahil mananagot kayo sa akin. Sinabi pa ni General Eliazar na nais din na nilang panagutin ang mga barangay officials kung saan talamak ang ilegal na mga pasugalan gaya nga nitong tupada. Nakipag-ugnayan na rin tayo kay Sekretary Eduardo Anyo upang mapalakas ang ugnayan ng DLG at PNP para papanagutin ang mga barangay officials dahil hindi ako naniniwala na hindi alam ng mga opisyal ng barangay na may tupada sa kanilang lugar. Nakalamba kasi 17 personalidad ang naaresto ng mga pulis sa magkahiwalay na operasyon. Kasama na ang barangay chairman dahil sa ilegal na tupada. At ang tupada rin aniya ang dahilan ng pagkamatay ng isang 18 taong gulang na lalaki sa Valenzuela noong Linggo sa ginawang anti-gambling operation ng Philippine National Police. Joanne? Yes, Leia, bukod dito sa naging operasyon ng PNP dyan sa may area ng Laguna, sa ngayon ay meron pa bang ibang mga LGU, mga barangay officials o mga local police na iniimbestigahan ang PNP na maaaring sangkot dito sa mga illegal gambling kagaya nga nitong sa tupada? Silang na-aresto, Joano, at sunod-sunod nga. Ang operasyon dito lamang sa National Capital Region, gaya dyan sa Malabon, gaya dyan sa Caloocan at babalaan ni Chief PNP, makakasuhan o matatanggal sa pwesto ang mga PCP commander o mga chief of police na magpapabaya dahil itong bukod sa pagsusugal ay magiging spreader ng virus dahil nga nagtutumpok-tumpok sila lalo dito sa tupada at dahil nga sinabi din ni General Eliazar na nakikipag-ugnayan sila sa DILG para naman mapatawa ng parusa itong mga government official o itong mga barangay official dyan sa mga lugar kung saan may mga nahuhuling mga illegal na pasugalan. Joanne. Alright, maraming salamat. Leia Ilagan live mula sa Mandaluyong City. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Japanese national na leader anila ng isang international telecommunication syndicate. Mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, anong klaseng sindikato o operasyon ang ginagawa nitong suspect sa Pilipinas? Ayon nga sa National Bureau of Investigation o NBI, leader nga o big boss ito ng isang international syndicate na sangkot sa pinakamalaking telecommunication fraud. Sangkot din ito sa iba pang mga kaso tulad ng online fraud, extortion na nag-operate sa Japan at sa Pilipinas. Kinilala ang subject o suspect na si Watanabe Yuki na kilala rin bilang Kenji Shimada at Shi Shimada. Nahuli ito ng mga tauhan ng NBI Special Task Force sa isang hotel sa Paranaque City. Dagdag pa ng NBI, ang suspect ay isang international wanted fugitive na may blue notice o pinaghahanap sa Interpol. I-turn over na ito ng NBI sa kustudiya ng Bureau of Immigration. Inaasahang ipadideport ito mula sa Pilipinas dahil sa illegal na pagpasok sa bansa at ma-turn over din sa Japanese authority. Samantala, aga ayon pa nga sa NBI, kasama din nitong nahuli ang isa pang Japanese national na si Tomonobu Saito na mayroon na rin summary deportation order dahil sa paglabag sa immigration law. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City.
Balik sa yung aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Iniyak ng Department of Transportation ang tuloy-tuloy na konstruksyon ng Philippine National Railways North One Project sa kabila ng pandemya. Layo na nitong makapagbigay ng serbisyo sa mga pasahero mula Tutuban, Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Para sa detalye, may report si Asher Kadapan Jr. Asher, marami na nag-aabang dito. Kailan magsisimula ang operasyon nitong PNR North One? Yes, Flor, sa ikalawang quarter ng taong 2023, inaasahan ang partial operability o operasyon ng bahagi ng linya ng Philippine National Railway sa pagitan ng Tutuban, Maynila at Malolos, Bulacan. Habang ang full operation naman yan ay nakatakda sa 2024. Personal pa itong ininspeksyon ngayong araw ni Transportation Secretary Arthur Tugate upang matiyak na patuloy ang konstruksyon sa naturang railway system. Kapag natapos na ang proyektong ito, makapagsisilbi ito sa nasa 300,000 pasahero kada araw. Magiging 35 minuto na lang din ang travel time sa pagitan ng Malolos at Tutuban na dati ay umaabot ng 1 hours at kalahati. Mayroon itong 10 train stations or magkakaroon niya ng 10 train stations sa Tutuban, Solis, Caloocan, West Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawe, Balagtas, Giginto at Malolos. Mayroon itong 13 train sets na may 8 bagon kada tren. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan, nasa 20% na ang natatapos sa konstruksyon sa kasalukuyan. Malaking hamon anya ang mga restriksyon dulot ng pandemya sa konstruksyon nitong railway system. Paliwanag pa ni DOTR, ngayon ay binabalansi nila ang mga sitwasyon at ang kanilang hangarin na matapos ang proyekto sa itinakdang panahon sa pakikipag-ugnay na rin sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa kasalukuyan ay mayroon itong mahigit 3,000 manggagawa ang naturang proyekto kung saan nasa 200 dyan ay mga dating overseas Filipino workers. Floor? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nakapagtala ng panibagong 244 na kaso ng COVID-19 sa Cagayan Province kahapon. Samantala, kabilang naman ang lungsod ng Tuguegarao sa COVID-19 high-risk area sa bansa ayon sa Octo Research. Para sa detalye, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, aga, ito nga ang ikalawang araw ngayong buwan na pumalo sa mahigit 200 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa isang araw sa lalawigan. Nagmula ang 244 new cases ng virus sa 21 lugar sa probinsya kung saan pinakamarami ay galing sa Tuguegarao City na umabot sa 83 at sinundan ng Baguio na mayroong bagong 48 na kaso. Kaugnay nito, 83.61% sa mga nagpositibo ngayong araw ay local transmission habang 16.39 naman ang mga pasyenteng nahawa sa kanilang komunidad. Samantala, kabilang ang lungsod ng Tuguegarao sa mga lugar sa bansa na nasa high-risk classification ng COVID-19 kung saan inirerekomenda ng Octa Research na bigyang prioridad ng pamahalaan na mabakunahan ang 50% ng populasyon nito. Kasama ang 6 na iba pang lugar sa Pilipinas, batay sa inilabas ng datos ng Octa Research, ang National Capital Region, Santiago City, Baguio City, Bayan ng Kainta sa lalawigan ng Rizal, Cebu City at Imo City ay may matataas na average daily attack rate sa nasabing virus. Umabot na sa 5,745 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso sa lungsod simula noong nakaraang taon. 83 ang bagong kaso, 77 individual ang nakarecover na sa sakit at isa ang naitalang nasawi. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat.
Mamayang gabi na masasaksihan ang total lunar eclipse at super blood moon. Ang total lunar eclipse ay isang celestial event kung saan natatakpan ng aninunong mundo ang buwan dahil nagiging magkakalinya ang mga ito pati na ang araw. Ang super blood moon naman ang panahon na pinakamalapit ang buwan sa mundo kaya't makikita ito ng mas malaki at mas maliwanag kumpara sa normal na full moon. Mag-uumpisa ang celestial event mamayang 4:47 ng hapon hanggang 9:49 ng gabi habang masasaksihan ang pinakamapulang kulay ng buwan o greatest eclipse bandang 7:18 PM. Para sa mga hindi makakasaksi dito dahil sa maulap na kalangitan sa kanilang lugar, magkakaroon po ng live stream ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa kanilang social media pages. At yan po ang mga balita namin tinutukan at inaksyonan ngayong tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.